Kaibigan, isang pinagpalang hapon sa'yo, kaibigan. Kaibigan, ngayong hapon ang i-review natin itong otap, no? Na mula sa paggawa sa Cebu, dahil paborito ito ng mga nakatikim na itong klase ng otap. Ayan, no? So medyo natagalan din tayo bago nakapag-upload ng video, dala ng marami tayong mga hinahabol na gawain, no? So sa ngayon po ay samahan niyo ako, i-review natin ito kung pwede ito sa atin na para sa ating mga diabetes, okay? So bago tayo kumain ay magsusukat muna ako ng aking blood sugar. Ito yan. Yan, no? So, ito na. Yan, no? So ito ang blood sugar natin ngayon. Yan. Okay. Ayan, yan ang blood sugar natin ngayon, no? 108 milligram per deciliter. Ayan. So, mga kaibigan, kung itatanong nyo kung bakit namimintin ko ang aking blood sugar, dahil yan, mga kaibigan, sa pag-inom ko ng spirulina at ganoderma. Ayan, ito po ang ating maintenance. Kung gusto niyo rin na masubukan tong product na to, at kung nakasubok ka na nito, ay mag-comment po kayo dyan sa ating comment section, no? Or andyan yung number ko, tawagan nyo ako or i-text nyo ako para ma-avail nyo yung ganitong klase ng herbal lang ito na maintenance. Pero kailangan po umiwas tayo sa mga pinagbabawal. Ayan, spirulina at saka ganoderma. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mga kaibigan, ay consider subscribing na rin, okay? Okay, so bubuksan natin, no? Ayan. O, ang laman nito ay 8 na ito, no? So one serving siguro ito. Ayan. Isang balot lang ang kakainin natin. Okay? Ayan. So mayroon siyang dalawang laman sa loob. Ayan. So ito po yung ating kakainin. Dalawa lang, no? Dalawa lang. So basta natin kainin yung ating i-review ngayon. Ayan, mga kaibigan, no? So 6:17 o 6:16 ako natapos kumain. Umayang 6:46 ay susukatin ko ang aking blood sugar para makita natin kung ilan ang magiging increase ng isang serving na otap, no, na gawa ng Shamrock, no, from Cebu. Ayan. So kung gusto nyong makabili nito, ilalagay ko yung link dyan sa description. I-click nyo lang para makabili kayo online at i-deliver agad sa inyo, okay? Ayan. Ayan, mga kaibigan, medyo naabutan na tayo ng gabi dahil 6:46 na, no? So naka 30 minutes na tayo after natin na kumain ng isang balot lang nitong otap, no, na gawa sa Cebu. Mga kaibigan, ingatan po natin na hindi tumaas ang ating blood sugar, dahil pag tumaas po yung blood sugar, kasabay po noon ay lalapot yung ating dugo, no? Pag lumapot ang ating dugo, mahirapan po mag-pump ng ating puso. Kaya yun po yung nangyari sa atin, no? Dahil nga nasobrahan tayo sa mga pinagbabawal, nakalimutan natin kumain, nakalimutan natin na bawal pala. Dahil nga siyempre ang pagkain ay parang pagtanda yan, hindi talaga mapigilan. Pag may pagkain, kakain tayo. So ang nangyari ay nag-shoot up yung ating blood sugar. Kaya doon, no, so lumapot ang ating dugo, kaya umatake yung ating puso, no. So ganun po ang mangyayari kapag hindi natin nakukontrol ang ating blood sugar. Okay, so ngayon po ay ito na. Titingnan natin, ito na eksaktong nakuha natin yung 30 minutes, no. So kukunin natin yung ating blood sugar ngayon. So 108 kanina. Ayan. So titingnan natin po ilan ngayon. Medyo madilim na talaga, kailangan natin ng ilaw. Ayan. Nakikita ba dyan? Maliwanag. So 108 ang sugar natin bago tayo kumain ng otap.
Ayan, no? So 152 ngayon. No? So dalawa lang ang kinain natin, no? Dalawa ay isang balot lang, dalawa ang laman, no? So 44 mg per deciliter ang increase ng ating blood sugar within 30 minutes na pagkain natin ng utap, no? So nasa inyo na po 'yan kung kakayanin ng inyong kondisyon, okay? So hindi naman pinagbabawal 'yan, limit lang. Yan, no? Kung gusto mong umorder, ilalagay ko yung link ng utap dyan sa ating description, okay? So thank you for watching.